Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang isang bagay tungkol sa preparasyon at implementation ng Last Will and Testament. Sapagkat nitong mga nakaraang linggo ay marami po tayong natanggap na katanungan simula nung biglaang namayapa ang ating hinahangaang aktor na si Mr. Ronaldo Valdez, sapagkat ayon daw sa other blog articles na kalayang napanood dito sa YouTube channel ay sinasabing sa last will daw ni Mr. Ronaldo Valdez ay parang mas malaki daw yung parte na nakuha ng kanyang isang anak over the other child. So pwede daw po ba yan sa ilalim ng ating batas? At isa pa sa mga katanungan is that pwede bang agad-agad, no, kapag namatay yung testator, yung gumawa ng last will and testament, ay pwede na ba agad-agad ipamahagi ang kayamanan, ang mga ari-arian na naiwan ng isang testator? Yan po ang ating pag-uusapan sa episode na to, at paliliwanag ko sa inyo kung ano ba at papano ang pagpiprepara ng last will, ilang uri ang last will and testament na pwedeng iprepara ng isang testator, at ano yung proseso, no, para iyan ay yung last wish ng ating testator ay maisakatuparan ng maayos, ng naayon sa ating batas. So, unang-unang gagawin natin kapag namayapa na yung testator ay alamin natin kung anong klaseng will ba ang kanyang inihanda bago siya namatay. Sapagkat sa ilalim ng ating batas at ayon na rin sa ating Civil Code of the Philippines ay may dalawang uri tayo ng will. Yung isa ay tinatawag nating notarial will, at yung pangalawa ay yung holographic will, o yung entirely in the handwriting of the testator. Okay, kailan ginagawa ang isang notarial will? Ang isang notarial will ay ginagawa with the assistance of a lawyer. At kailangan dyan na mayroong tatlong instrumental witnesses na present during the preparation and signing of the notarial will. So, pipirmahan niya ng testator, no, after the preparation of all the provisions of the will, at yan ay dapat kaharap lahat ng mga tatlong testigo na nakita nila yung testator sa harapan ng abogado na ipinaliliwanag ang lahat ng nilalaman ng kanyang last will and testament. At habang ito ay pinaliliwanag, dapat ito ay sa ilalim ng isang lingwahe or dialect na kanyang lubos na naiintindihan, no? At habang yan ay pinapaliwanag, at pagkatapos ay kanyang pinirman sa bawat pahina hanggang sa dulo, after all the provisions of the last will and testament, yan ay dapat nakikita nung tatlong testigo na kanyang kinuha, no? Dapat dalawang mata ng bawat isang testigo, na lahat-lahat ay tatlo, ay nakita siya na pinipirma niya isa-isa ang bawat pahina ng last will and testament hanggang sa dulo ng last will and testament. So ganun din sa parte ng mga testigo. Dapat din ang mga testigo ay nakapirma sa bawat pahina ng last will and testament, at bawat isa sa kanila, including the testator, ay nakikita din ang bawat isang testigo na pinipirmahan nila ang bawat pahina ng last will and testament. Okay, so yun po yung notarial will. Ano po ba ang importansya, at bakit ang isang nagbibigay ng kanyang yaman pagkatapos niyang mamatay sa kanyang mga tagapagmana ay gumagawa pa ng isang notarial will? Ginagawa ang notarial will kung yung tao ay may preferensya doon sa mga kayamanan niya,
at ari-arian niya kung kanino niya in particular ibibigay. Palagay mo, meron siyang property sa Metro Manila, sa Green Hills, sa Valle Verde, diyan sa Havila, no? At ang kanyang tagapagmanang dinesignate sa kanyang last will and testament ay gusto niyang mapunta yung ibang property, palagay mo, kay sa ating ehemplo dito kay Mr. Ronaldo Valdez, just in case may property siya sa Green Hills, so sabi niya, yung property ko sa Green Hills, dapat ang makakuha niyan si Melissa Gibbs. Yung property ko sa Valle Verde, dapat kay Jano Gibbs. So yung sobra, yung dun sa Habila, ay yan ay ibibigay ko sa aking paboritong apo. Sapagkat ang ari-arian ng isang namayapa ay divided into two. Yung isa pre-portion at yung isa yung portion na legitimate of which the testator cannot touch. Hindi niya pwedeng ipamigay yon basta-basta kung mape-prejudice yung interest and rights of the compulsory heirs. So yung last will and testament, kaya gumagawa yan ng notarial will yung namayapa, is the fact that gusto niyang dagdagan, no, yung mana ng isa sa mga compulsory heirs niya, no, aside from the legitim, yung nakareserba na, no, sa ilalim ng batas na dapat yun yung parte ng compulsory heirs, eh gusto niyang dagdagan, kaya siya nagpagawa ng isang notarial will. Dadagdagan niya yung mana ng isa-isa sa kanyang mga compulsory heir, o kaya gusto niyang i-particularize yung property or kayamanan na kanyang gustong ibigay sa bawat compulsory heir. Isa pang dahilan kaya gumagawa ng notarial will ang isang testator ay kung gusto niyang i-disinherit ang isa sa kanyang mga tagapagmana, kasi pwede yan. Pero may restriction dyan. Hindi mo basta-basta pwedeng i-disinherit ang iyong compulsory heir. Dapat ang grounds na gagamitin mo dyan ay naaayon sa ating batas. Pero i-discuss natin yan separately at hindi dito, sapagkat it would require a lot of time, no, for the discussion of that disinheritance. Okay? So that is the first type of will. Notarial will for the purpose of giving preference do sa isa sa tagapagmana at i-particularize yung property na gusto niyang ibigay sa kanya, sa isa sa mga tagapagmana o sa lahat ng magmamana ng kanyang ari-arian. Okay, ano naman ang kaibahan nito sa holographic will? Yung holographic will ay isang testamento or isang will na kung saan ginawa ito ng testator ng isang tao na walang assistance ng isang abogado. Ito ay entirely, ayon sa batas, it must be entirely in the handwriting of the testator. So, pag ikaw, like for instance, ayaw mo nang kumuha ng abogado para gumawa pa ng last will and testament, sabi mo, pwede naman ako na lang ang gagawa, provided it must be entirely in the handwriting by the testator and signed at the end of the will and dated. So, pwede yan. So, kahit nga lang sa yellow pad eh, pwede kang gumawa ng last will mo or sa isang bakanting bond paper, provided may pirma ka at dated yung last will mo na entirely in your own handwriting. Ang kaibahan nito, dito, walang testigo. Sapagkat kanina, ang paliwanag ko, ay kailangan may tatlong testigo kapag ikaw ay pumunta kay attorney at nagpagawa ka ng last will and testament. May three instrumental witnesses. But in the case of a holographic will, there is no witness required under the law. So, ang testigo sa holographic will ay papasok lamang kapag ito ng holographic will mo or even the notarial will, ang testigo will be required only during the trial and hearing of the case for the probate of your will. Okay? So, pero sa paggawa, hindi kailangan ng testigo in a holographic will. Kailangan lang, it must be entirely in the handwriting of the testator. So, yan yung kaibahan niya, no? Pero, balik tayo dun sa question na, paano attorney pag gumawa ng notarial will? Yun nga katulad kay
Mr. Ronaldo Valdez. Pwede bang mas malaki yung parte ng isa sa mga anak? Pwede yun. Kasi nga, katulad ng aking pinaliwanag kanina, na sinabi ko, kaya lang naman gumagawa ng notarial will minsan ang mga testator is the fact na mas gusto niyang dagdagan yung mana ng isa sa mga compulsory heirs or gusto niyang i-particularize yung properties na gusto niyang ipamana sa isa sa kanyang compulsory heir. O kaya may gusto din siyang pamanahan na hindi parte o hindi kasama bilang compulsory heir. Kasi kadalasan ang nasa isip natin pag gumawa ng last will ay yung mga anak, asawa lamang ang binabahagian ng kayamanan at ari-arian ng testator. Pwede din po kasing ang iyong kaibigan, ang iyong pamangkin o iyong pinsan, ang iyong tiyahin ay mapamanahan mo under the notarial will. Isan makukuhanin yon. Dalawang klase kasi ang portion ng properties ng estate ng isang namayapa, isang free portion at isang portion na devoted to the legitimate. Yung legitimate na to, hindi to pwedeng galawin ni testator sapagkat itong portion ng property na to ay reserbado na ng batas para sa mga compulsory heirs. So, hindi mo pwedeng ipamigay yan. Nakareserba na yan sa compulsory heirs. Sino ba yung compulsory heirs? Yung mga anak mo at yung asawa mo. Pwedeng magulang sumali kung wala na lahat yung anak or yung asawa. Or kung yung apo, pwede kung nawala na yung magulang na anak mo, no, na magulang ng iyong apo. Okay, so yan po yung dalawang uri ng will sa ilalim ng ating Civil Code of the Philippines. Isang notarial at isang holographic will. Ang tawag yan, testate succession. Pag merong pinagawang will ang isang tao. So, paano naman kung walang pirenepera na will ang isang namayapa? Ang tawag po doon ay intestate succession. Wala kasing last will and testament. E paano po ang distribution ng properties ng namayapa kung marami siyang naiwan ng kayamanan at ari-arian? Yun po ay ang distribution ng properties ay dapat naaayon din sa batas. Actually, kahit hindi ka gumawa ng last will and testament, protektado lahat ng iyong compulsory heirs, no? At lahat sila ay magmamana in equal sharings, no? Kung may compulsory heir ka, yung mga anak mo, hati-hati yan, pantay-pantay, no? At masisira lang yung equal sharing yan kapag may pumasok na isang illegitimate child or illegitimate children. So, magkakaroon ng panibagong computation regarding the distribution of the properties at yung mga yaman na namayapa. Kasi ang isang illegitimate child ay entitled sa one half share ng isang share ng isang legitimate child. Okay? So, ngayon naman, pasukan natin yung question na ano po ba ang susunod kapag namayapa na yung isang taong nakagawa ng last will and testament? Agad-agad ba? Yan ba ay pwedeng ipatupad agad at makuha na ng mga compulsory heirs yung kanilang mamanain sapagkat ang gaganda siguro ng properties, kaya atat na yung mga nakapagmana ng yaman ng yumaong kamag-anak. So, hindi po agad-agad ang distribution ng properties. Kung namayapa na yan at nakapag-iwan ng last will and testament, ang unang tinatawagan dyan, yung executor na most of the time ay yung abogado na pinagkatiwalaan ng testator na mag-administer at mag-manage sa distribution ng kanyang properties na kanyang naiwan. Okay, anong gagawin dyan? So, si lawyer, no, pag namatay yung testator, siyempre, parang sa pelikula yan eh. Pag namatay na yung yung testator, yung taong maraming kayamanan, eh, patatawag si si attorney. At kadalasan sa eksena sa pelikula, eh, yan ay nangyayari sa isang antigong bahay na mayroong mahabang lamesang antigo na kung saan nakupo sa dulo ng dining table yung byuda. At sa kanyang tagiliran
ay yung mga compulsory heirs, yung mga anak. At dadating si attorney at uupo naman doon sa kabilang dulo ng lamesa at madalasan niya naka-Amerikana at o kaya naka-barong yan. At bubuksan yung kanyang maleta at doon ay uumpisahang basahin ang last will and testament. So tawagin natin siyang si Attorney Basa. Okay, pambasahin na yung provisions of the last will and testament sa mga naiwan na minamahal sa buhay ng testator. Okay, pag nabasa niya na yan at naipaliwanag niya ang bawat provision ng last will and testament, si attorney ay kailangang pumunta sa husgado. Sa ang husgado? Doon sa probate court. Yung probate court is a special court designated by the Supreme Court. Actually, regional trial court yan. No, nagkaroon ng special designation as a probate court to hear and decide to try the case of the determination of the authenticity of the last will and testament of the deceased. So, magpapail ng petition for the allowance of the will. So, ang tawag doon, magkakaroon ng probate proceedings, no? So, sa probate proceedings, ang trabaho ni Judge Jan ay ma-determine yung authenticity of the last will and testament. One of the primary role is to check if the testator during the time that he executed the last will and testament, no, dapat mapatunayan that he has sufficient mental capacity. Dapat of sound mind yan, no? Dapat alam niya kung ano ba yung dinidistribute niyang property at siya ba ay nasa tamang kaisipan nung kanyang ginawa yung last will and testament. At dapat 18 years old and above yan. Siyempre, kapag may anak na, definitely matanda na yan. Okay? Sufficient mental capacity. Okay. So, paano kung yung gumawa ng last will ay tinakot lang? Tinakot ng caregiver. No, kasi matanda na, may caregiver, at sinabi niya, "Sir, oh, dapat yung kalahati ng kayamanan mo, ibigay mo sa akin dahil ako ang nagbibigay ng gamot sa'yo palagi at ako ang naghuhugas sa'yo. So, kailangan ibigay mo sa akin yung kalahati. Otherwise, hindi na kita ipagluluto ng paborito mong ulam at hindi na kita sikasuin, hindi ko na uhugasan yung puwet mo." Okay. So, pag ganon, may undue influence, may intimidation o kaya mayroong force o kaya may fraud. So actually, minsan nangyayari to sa tunay na buhay, pinipeke yung pirma doon sa last will and testament. Kapag ganun po ang nangyari at na-discover yan ni judge during the hearing, mai-invalidate po yung in-execute na last will and testament ng testator. Paano pag invalidated yung last will and testament? Ano po ang mangyayari? So, ang tawag nga natin kanina itong pinaliwanag ko, testate succession kapag merong last will and testament. Pero kapag yung last will mo ay in-invalidate ng probate court, ang mangyayari dyan, papasok yung intestate succession. Yung distribution ng property should be in accordance with the provisions of the civil law. So, ang magmamana lang dyan, imbis na napamanahan yung ibang tao na nakalagay doon sa last will, katulad nung caregiver, mawawala yon at babalik doon sa conventional rule na kung saan ang magmamana yung compulsory heirs, yung asawa, at lahat ng compulsory heirs lamang ang maghahati-hati doon sa iniwanan na kayamanan. So, yung pre-portion, imbis na naibigay sana doon sa caregiver, kaso na-discover, tinatakot-takot niya yung testator during the time of the execution of the will. So, yung pre-portion ngayon, kasi kanina, di ba, yung portion of the legitimate, hindi pwedeng galawin, na pwede lang ipamigay yung pre-portion. So, ano mangyayari sa pre-portion kung nawala yung last will, invalidated? Yung pre-portion ngayon, paghahati-hatian yan ng lahat ng compulsory heirs na may reservado ng properties dito sa legitimate. So, pupunta uli yan doon sa compulsory heirs. So, yung mga other heirs, no, designated in the last will
ay hindi makikinabang kapag napatunayan na mayroong fraud, undue influence, may intimidation that was applied during the preparation of the last will and testament. So hanggang dito na lamang po, at ito pong muli ang inyong lingkod si Attorney Rene Bueno, at nais ko pong batiin kayong muli na isang masaganang bagong taon, at sana po ay masagana nga ang ating maging bagong taon itong dadating na 2024. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik sa aking YouTube channel, at sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Bueno Law and Beyond. Marami pong salamat.